This is Maritime Viewpoints on Marino World Online. I am Yun Bakani. Joining us on the program are Attorney J. Batong Bakal, UP Professor and Director, Institute for Maritime and Law of the Sea, and Captain Manolo Ibora, a seasoned Master Mariner. Welcome to the program, Attorney Batong Bakal and Captain Ibora. Attorney? Hi, good morning or good afternoon. Depende kung sinong nanonood at nasaan kayo. Captain Ibora. Magandang araw. Good afternoon o good evening nga sa mga nanonood. Maraming salamat sa pag-imbita, Ms. Lynn. So, ito yung mainit na issue rin ngayon. Ano? Aside from, of course, itong ating pakikipaglaban sa COVID-19, pandemic, ay ito pa, sumasabay itong lumalala yata or medyo nag-iinit na naman nating problema dyan sa West Philippine Sea. Dr. Batong Bakal, can you please give us a scenario kung ano na ba ang nangyayari ngayon? You've been focusing on this issue mula pa noon hanggang ngayon. Kumusta po ba sa tingin ninyo? Well, mukhang humuhupa na yung parang nagiging annual na tensions ito, no? Alam naman siguro ng marami na bandang Marso, ikapito ng Marso, yun na nagkaroon ng balita na mayroong isang napakalaking fleet ng Chinese fishing vessel, no? 220 ang bilang, na nakadaong doon sa Whitsun Reef or Julian Felipe Reef na tinatawag natin, no? At medyo nabigla siguro ang pamahalaan doon at nagsuspecha kasi nga walang ginagawa itong mga fishing vessel na ito. Kaya nagkaroon ng concern baka naghahanda sila ng ibang ilos, no? Baka iba yung pakay talaga. Kasi napansin din nila na may marami doon sa mga vessel na yon ay kilala nila bilang mga maritime militia ng China. Kaya parang ang concern eh, baka naghahanda silang mag-occupy dun sa Julian Felipe Reef. Kaya pinabalita, 2 weeks later, nakita nila or nilabas nila yung balita kasi yung first photo or initial surveillance eh, ang date March 7 nga. So dahil dun, lumaki yung issue. Kasi nung sumagot ang Chinese Embassy, sabi nila eh nagse-shelter lang naman daw sila doon. Kaya ang problema natin doon ay nasabi na nila yan nung 1995 doon po sa Mischief Reef. Sabi nila gumagawa lang daw sila ng fisherman shelter, no? Nakita naman natin nangyari, no? Yun yung naging unang hakbang nila para kuhanin yung Mischief Reef, no? Kaya ngayon napakalaki siyang artificial island, no? Sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tapos yung ding nangyari sa Scarborough noong 2012, ang unang hakbang din doon ay yung mga Chinese fishermen, no, na nandun, na sinunda naman ng mga Coast Guard, tapos maya-maya ay hindi na tayo pinapapasok. So kaya siguro na bahala talaga yung gobyerno doon sa dami ng mga barko na nandun, no? Gayunpaman, after 2 weeks of parang constant exposure and media exposure sa media sa maritime surveillance na kita nila, no? Nag-issued din ng mga protest at mga salita ang ating Defense Department at Foreign Affairs. Dahil doon nag-disperse na naman yung karamihan ng mga barko na yon at lumabas na sila sa ating exclusive economic zone. So kahit paano nagkaroon naman ng epekto yung naging aksyon ng pamahalan. Yung pinaka-latest na pangyayari ay dahil nga dito sa nung nagpa-follow up naman ang media, no, lalo na yung isa nating reporter doon, nagpa-follow up siya kung anong epekto nito doon sa man sa mga mangingisda natin, hinabol po siya ng China Coast Guard at saka ng Chinese Navy na nakakagulat. Dahil yung sa China Coast Guard, bali nagpa-patrolya siya sa Ayungin Shoal na sa atin po yon, parte pa rin po ng exclusive economic zone natin yon at ng Continental Shelf. Nandun po yung BRP Sierra Madre. Nagpapatrolya siya dun sa paligid nun. Hinabol po niya itong fishing vessel na sinasakyan ng reporter. At tapos, nung matapos ng isang oras na talagang sinusundan siya, ay nag-take over naman mga Chinese Navy na dalawang fast attack craft na armado ng missiles, no, at ng isang 30 mm cannon.
at sinundan pa rin sila ng mga 20 hanggang 30 minutos pa siguro bago sila nilubayan, no? Yun po yung kakaiba doon na biglang ngayon Chinese Navy na ang humaharap sa mga fishing vessel natin. Kaya naging issue na naman yan. Sinabi ngayon ng Navy na hindi naman siguro sila hinabol kundi sinusundan lang daw at inoobserbahan. Pero para sa akin, hinahabol pa rin yun. Sinusundan ka nga eh. Pero hindi pa natin nakikita kung ano yung magiging next na hakbang ngayon ng Pilipinas dito. Pero for sure, it is a matter of concern kasi dyan po natin nakikita na parang nanonormalize natin itong panghihimasok ng China sa ating exclusive economic zone, no? Hindi lang po yung mga barkong pangisda, kundi pati mga Coast Guard at saka ngayon Chinese Navy pa na malayang nag-ooperate doon at nakakasagabal or nakaka-influensya din yan sa ating fishing activity. Kasi syempre, kung ordinaryong fisherman ka lang, matatakot ka rin, no? Yan po rin kasi yung pamaraan kung paano kinakamkam ng China yung ating mga lugar doon. Parang ini-squeeze out po tayo dahil natatakot po yung ating mga tao na magbalik na doon sa kanilang dating mga fishing ground. At pag nangyari po yun, bali pinupuno naman po nila ng kanilang fishermen at kanilang activities. And then eventually, ayan, nakokontrol na nila yung lugar at nakukuha at nagiging artificial island. So yun po yung talaga yung pinangangambahan ng natin. Kaya po yung mga bawat kilos ng China dyan sa lugar na yan, dapat talagang bantayan at pagmasdan. No? At kung bawat kilos na mukhang disadvantage sa atin, dapat talagang pinoprotesta natin para umalis nga sila doon. So yun po yung latest na situation natin itong taon. Yung mga artificial islands na ginawa nila, attorney, no? Ano ba ito? Parang mga military bases na? Opo, opo. Wala pong duda, military bases yon. Yung tatlo pong pinakamalaki sa Mischief Reef, Subi Reef, tsaka Fiery Cross Reef, yan po ay parang isang triangulo, no? Sa South China Sea. At sa loob po ng triangulo na yun, meron pang apat na mas maliit na mga installation, artificial island din. Sila naman po yung mayroong mga radar and surveillance and jamming equipment, no? Yung tatlong pinakamalaki naman ay talagang full-blown military bases na pwedeng airbase tsaka pwedeng naval base. At ginagamit na po nila yon para dun sa Navy nila, Coast Guard, at saka yung kanilang maritime militia and fishermen. Kaya continuously na po silang nandyan sa lugar na yan. Nag-ooperate sila 7 days a week, 24 hours a day. No? At lalong tumagal tuloy yung kanilang mga activities. Kasama na po dyan yung pagkuha nila ng isda po natin, pangisdaan natin dyan sa area na yan. Si Captain Ebora, you have had a personal encounter with Chinese Coast Guard, Captain Ebora. Was that 2019? Yes. Tama ba ako? It was noong 30 September 2019. So, kasi route din naman yung dinaan ko noon. Na-question niya ako nung time na yon na ng sagot ng ating pamahalaan na bakit daw ako dumaan doon sa south, bakit hindi daw sa north, ay mas maiksi kasi yung route doon sa north. Pero bilang kapitan, hindi ko to na masyadong sagot noon. May karapatan kasi ako na pumili ng daan as a master when regards tinatawag na overriding authorities when it comes to safety. Kasi nung panahong yon ay tagbagyo. So, at lagi kong gagawin yon. At ginawa ko rin itong huli kong pagsakay na doon din uli ako dumaan kasi na-experience ko yung Ulysses, nalampasan ko yon, yung bagyo nating Ulysses, di ba? Medyo malakas yon. So, naandyan kami sa tabi ng Pilipinas noon, nung time na yon. So, mas kasi pang bagyo kasi, pagka tumama sa kalupaan, humihina yan. Kumpara kung nasa gitna ka ng dagat. So, bilang kapitan, sa tagal ko na experience, mahirap kalabanin ang bagyo. So, lagi kong, para bang inahanda ko na pag ganyan, kung wala mang bagyo o meron, mas pinipaper ko kahit medyo mahaba itong route na to, pero alam ko mas safe to kasi, yun nga, ang isang dahilan, pagka nagkabagyo o dumating man yan,
mahina na sa amin. So, yun ang isang dahilan nung time na yon. Tapos, hindi ko din nakalain nung time na na ganoon pa rin kadami pala sila doon, na naandun na pala sila kasi napabalitaan ko lang. So, nung panahon talaga, sumiklab lang bilang kong Pilipino. Kaya nanindigan ako na hindi man ako nag-change ng kurso ko. Kasi kung tutuusin, sila ang lumabag ng tinatawag na collision regulation. Kasi yung aking route, sadya ko dinaan sa pagitan nila kasi sila, mga 10 to 12 miles na naka-steady, dito naman yung Scarborough, ganun kalayo sila. So, kung doon ako dumaan sa gitna, ibig sabihin, kung hindi sila gagalaw, 6 miles ang aming CPA o yung distansya ko. Pero palibasa nga, silang gusto nila akong itaboy, pinipilit akong lumayo ng 12 miles doon sa isla na yon. So, ang sa akin naman, bakit ako lalayo, safe naman yon noong time na yon. So, yun ang nangyari sa aking encounter. At saka, normal naman kasi sa mga ibang bansa rin, kung kanila yung isla na yon, naggagawa ng route yan na tawag i-traffic separation scheme, kung saan dadaan din yung barko na susundin namin. At saka, ang ibang bansa, hindi ka itataboy. Para sa atin, sa Pilipinas, kasi pagkagaling ko doon sa Scarborough, tinatawagin din ng ating Navy, pero nagtatanong lang sila yung destination mo, sino ang kapitan, anong cargo mo, pero hindi ka itataboy. So, yun lang naman ang naging parang comment ko nung nangyaring insidente na sa akin nung time na yun. Coast Guard. Gusto akong palterin pero maintain ko lang yung aking course in speed. We can pass safely. Good CPA, so it's no problem. And in case, I will alter my course to starboard, which is much safer for me. Thank you. So ito yung sitwasyon namin kanina. Ito yung dalawang Coast Guard. Ang gusto niya, ako ang umalter. Pero sa collision regulation, dahil mas madaling, ay 1 mile lang aming CPA, so libre-libre. Yung sinasabi niyang ilang cables lang, sa tingin ko, mali-mali. Ay, makikikita na mo, mahigit ng 1 mile eh. Anyhow, ayan ang sitwasyon. Pero siyempre, sinunod ko pa rin yung tama, yung ilang rules of the road. Kung sakali, magkaroon kami ng collision o ano, mas safe ako, lalo na ngayon sa sitwasyon ko ito na napakasama ng panahon.
mas pagod sa akin, nasa streamer na lang ako kumabya. Stanified cable sa CPA. Yung malapit, 0.6, assist cable. Okay. Malayo, 4, home cable. Dahil hindi sila sumunod sa regulasyon, sa call rate, tayo na lang ang iiwas. So, hindi sila safe eh, magnabigan bilang dapat sila nga safe. Ngayon, para mas malaki ang CPA natin, sa Kupa, East Report tayo para matagtagan yung CPA at sa Kupa. Bibili ko, Stable 10. Kapiling ko. Sige, may chip. Ini, balik mo na, dala. So let's talk about this freedom of navigation, Attorney Batong Bakal. Ano ba itong pinatawag na freedom of navigation? And later si Captain Ibarra din, as captain, ano ba yung, paano niyo ba ini-implement yan or sinusunod kapag kayo ay nagko-command din ng vessel? So Attorney Batong Bakal, especially yung tukod niya sa UNCLOS, no? Please tell us about this. Well, freedom of navigation, no? Ito yung basic principle yan sa international maritime law. It's the freedom given to a ship, no? Especially the captain, no? To navigate freely without interference, especially in the high seas, no? So, yung decision kung paano kang dadaan sa paano kang maglalayag ay para nasa kapitan lamang, no? At malaya kang magdesisyon kung anong gagawin mo doon, hindi ka dapat papakialaman ng ibang bansa, no, ng ibang barko. So yung expectation kasi syempre ay yung kapitan ang nagdedesisyon kung saan siya dadaan for purposes especially of safety at saka efficiency, no. Siya naman kasi ang nakakaalam kunwari kung ano yung kailangan niyang i-meet na schedule o kaya kung gaano karami yung dala niyang fuel, no? So dapat nasa kanya talaga yung discretion kung saan at paano siyang magna-navigate. So yun yung basic principle ng freedom of navigation. Available po yan sa lahat ng barko, no? Basta't nasa labas na sila ng territorial waters o territorial sea ng isang coastal state. So Cap, at that time, ano yung, kumbaga, yung safety ang talagang chinek mo muna kung saan ka dapat dumaan, di ba? And parang nagkaroon kayo ng sagutan doon ng Chinese, nakita ko doon sa video na. Kasi ang yung sinabi ni attorney, ginamit ko din yung freedom of navigation ko. Nabanggit ko rin yun na dumadaan lang kami. Para bang wala naman kaming ginagawang masama kasi dumadaan lang kami. So yun lang lang kung bakit nagtaka lang ako ng time na yun kung bakit ako itinataboy. So yun ang naging discussion namin dahil siguro dahil nga alam ko din na nanalo tayo sa arbitral ruling at saka pero ang parang talaga kinukuha doon yung karapatan ako bilang kapitan na may karapatan akong dumaan na bilang isang malayang commercial vessel sa lugar na yun. Napakaraming fishing vessels nung time ng 2019 tapos nung huli mong ditong March, 'di ba, kabababa mo lang. Okay. Kanyang ba palagi, napakaraming Chinese fishing vessels dyan sa area na yan. Di ba delikado yan sa navigation ninyo? Lalo na kapag gabi, di ba, ang liliit yata ang tingnan ng mga yan eh. Ano bang rules dyan? Kasi parang naiisip ko, kapag sa malalak, gaya sa land, di ba, may mga rules tayo sa road na, oh, yung tricycle, hindi pwedeng dumaan sa area na yan, delikado, hindi safe. Sa navigation nyo ba sa dagat, may mga ganyang rules din? Meron din. Actually, dito sa Scarborough, wala namang gaano din. Ibig sabihin, nung mga dumaan ako tsaka itong huli ko, may mga fishing boat din doon. O hindi ko alam kung milisya yung sinasabi ni attorney. Ang napansin ko lang doon talaga, naka-station na doon yung mga coast guard at patuloy pa rin yung kanilang pagtataboy sa mga barko na dumadaan doon. Ang napansin ko lang,
kumbaga sa kwenda lalamangan tayong mga sa Pilipinas, kasi kung personally kasi maganda yung lugar na yun, kasi pag tagbagyo, nung duman huli ko, doon sila nagkukubli. Yung tawag na northeast monsoon, northwest monsoon. So malakas yung bagyo, nakakakubli sila. So yung ating mga maingisda, hindi nga na makapamaisda, hindi pa makakubli. Pero yung sa about naman sa dun sa mga fishing boat sa lugar nila, dahil sa dami nila, na dahil nga experience ko, dahil lagi kami napunta din ng China, naging comment ko rin sa kanila na mahilig silang itaboy yung mga, pero doon mismo sa regulasyon na alam din siguro ni attorney yan, na traffic separation scheme kasi, bawal mangisda doon yung mga kahit sinong fishing vessel. Kunwari sa bansa mo, pinagbabawal yun ng dapat ng mga coast guard kasi nakaka-impede yun sa amin. Pero pag dumadaan kami dyan sa China, dahil sa dami ng fishing boat nila, andun lang yung mga fishing boat din. Ikaw mag-iingat. Tapos nabanggit ko nga sa'yo, meron lang parang pre-recording sila, natatawag sa mga barko, tatawag na please take precautionary measure kasi marami silang fishing boat doon sa mismong doon sa traffic separation scheme doon sa China. So para bang napakarami talaga, naabot na rin talaga ng Pilipinas. So yung regulation din, hindi ko alam kung bakit hindi na implement sa lugar nila. Yun may comment ko lang. Pero pag nababiyahe kami ng China, kasi wala naman kaya lang, priority namin ng safety, kaya nag-doble ingat kami. Kaya yun na nga ang laging sinasabi ko sa official ko, na mag-iingat kami pag bumayan ng China, dahil sa dami ng fishing boat yung nabanggit mo, may regulation talaga. Pero minsan, sa experience ko, hindi sumusunod mismo yung mga fishing boat nila sa regulasyon. At hindi naman nila sinasaway nitong mga nagtataboy na Chinese Coast Guard yung mga mga kabaro nila o kababayan nila doon sa lugar na yun. So anyhow, nagmo-monitor naman sila kasi high-tech na sila. Mayroong tawag na VTS, doon ka magre-report. Yun lang ang kanila laging paalala sa lahat ng barko, kahit kanino na mag-ingat. Fishing boat, mga Chinese fishing boat dito, na ikaw pa ang didiktahan kung anong course ang kukunin dahil nagkalat din yung net nila. Napakabigat talagang halos kanila na lahat itong dagat sa kanila sa dami ng fishing boat na yan. Bali bilang EB at dumadaan kami China, maraming piskador, kailangan alerto ka sa mga makikita mo sa dagat at inform mo kagad ang iyong opisyal. Kadalasan pagkadalta kami dyan, naka manual steering ako, ginukuman ako ni kapitano ko ng aking opisyal.
pahirap sa mga nagbibigay to. Dapat sila mayroon sariling lugar lang dahil pati itong dinadaanan namin halos sinarok na yung lahat. Yeah. Guardia ko isang AP, kasama ko na rin yung kadete para dagdag kalaman sa kanya. So yun nga, kaya ng mga sabi nila, dito sa China talaga, medyo crowded talaga yung dagat, parang EDSA. Kaya dapat dito talaga, listo yung pagbabantay. Ikaw ay ating, proper lookout. Saka dito, di na nasusunod yung rules of the road, yung mga fishing boat na yan. Dahil wala pakundangan kung saan-saan na sila. Tayo. Yun naman talaga yung pinakasip na practice. Dahil kailangan makipagsisika ka sa kanila. Basta tayo, sa safe lang tayo. Saka yun, proper lookout, mid-stream management, compliance sa IMS kang pagbali. Mahirap itong sa mga sanida doon. Kaya kailangan lookout ka lagi. Kailangan, tapos may siya, sila pa mag-uutos kung anong kurso. Napakahirap pag nabigat dito ngayon sa Chowna Sea, sa dami nila at ang lalaki na kanila mga fishing boat. May AIS sila, may kompleto silang gamit eh. So, ang dating parang kanila na itong dagat. So, eto kami ngayon. Dapat dadating dito sa separation kasi yun ang normal. Pero dahil sa dami ng fishing boat dito na Chinese fishing boat, bansa din nila sa China. So, nag-request kami sa BTS, sa Dalian BTS, na dito na kami dadaan sa South. Napakadaming fishing boat dito sa Bukana ng traffic separation para mas safe. So, ganun kadami ang fishing boat dito sa China. So, yan. Sa baba na kami dumaan ng TSS. So, puso bay doon tayo. Kaya sila nakakabot mo saan-saan. So, ganong kahirap ang magnabigal minsan dito sa China. So, mabuti na lang at medyo maganda ang visibility. Pero kung pangit ang visibility, napakahirap dahil gawa nga ng mga fishing boat. So, ngayon, kung may mga Chinese Coast Guard dito, dapat ito medyo tinatabay itong mga fishing boat na ito nila eh, para at least maklear yung separation scheme para mas ligtas na magnabigay dito sa kanilang teritoryo. Siguro, dagdag ko lang rin, no, yung mga napansin nga ni Captain Ibora ng mga fishing vessel ng China doon sa Scarborough, no? Yan, malaking problema natin yan. Kasi kaya marami sila doon, yung fishing operation nila doon ay yung illegal, no? Kasi ang ginagawa nila, hinuhukay nila yung mga giant clam. At dahil doon, winawasak nila yung bahura. So nakita natin yan doon sa mga satellite photo na tuloy-tuloy yung kanilang illegal fishing activities dyan. Pero pinoproteksyonan pa sila ng China Coast Guard, no? Kasi kahit sa China, bawal yan eh. So ngayon, napakalaking problema. Nasisira talagang tuluyan yung bahura doon sa Scarborough. Nauubos talaga ang pangislaan. Yung mga mangisla natin na nakapag-resume ng fishing doon sa labas ng Scarborough, nakausap ko na yung iba sa kanila, talagang nalulungkot sila, no? Na yung mismong fish catch nila dyan, una, nabawasan na nga dahil hindi sila makapasok sa loob eh. Doon lang sila sa labas ng Scarborough pwede mangisda. Pero kahit yun,
eh nabawasan pa rin lalo, no? Hindi na sila kagaya dati na talagang banyerang nahuhuli ng mga malalaking isda. Ngayon daw talagang nag-suffer yung quality, kukunti na lang. Kaya karamihan sa kanila hindi na nagpupunta ron at kundi nag-ano na lang, nangiisda sa mga payaw na mas malapit sa Luzon, no? Sa Zambales especially at Pangasinan. So talagang yun nga, no? Palagay ko kaya rin ayaw nilang papasukin yung mga taga-ibang bansa na mga barko. Eh parang nga hindi mapansin, hindi makita kung ano yung ginagawa nila doon sa Scarborough na talagang winawasak nila. Naman tayo dyan sa marine resources, Attorney. Well, wala pa tayo talagang complete na inventory, no? Pero ganito na lang siguro yung kuha ng mga mangisda mula, for example, sa west ng Palawan, no? Western Palawan region. Ano yan? 20% ng total fisheries production ng bansa annually. So ganun kalaki yung nakukuha diyan talaga. Yung Scarborough hindi natin alam pero siguro maliit lang. But nonetheless dahil ang yaman ng Scarborough Shoal, talagang nasusuportahan niya yung mga commercial fishers natin, mga taga Zambales at Pangasinan. Eh ito yung mga maliliit lamang na commercial businesses, no? Kagaya nung makita natin doon sa Jember na ano siguro isang pamilya lang na mayroong mga dalawa o tatlong bangka na malalaki. Ganun pong scale ng commercial fishing yun. Ganun din po yung napupunta sa Scarborough sa karamihan. So sila po, oras na natanggalan sila o naagawan nga sila ng fishing ground na yun, malaki po ang epekto sa kanila. Kaya kawawa po talaga sila dahil nawawalan talaga sila ng fishing ground. Actually, nung 2019, inimbita ako sa Zambales, mga Fishermen's Association, nagbuo sila, no? Yung mga fishermen natin doon. Dahil nga ang pakiramdam nila ay talagang nawawala na sila ng pangisdaan. Nagulat ako doon, no? Kasi nga ang mga fishermen, mga communities, coastal communities ng fishermen, yan po talaga yung pinakamahirap i-organize na group into associations kasi laging nasa labas o kaya hindi talaga sila nagbibigyan panahon diyan. No, pero ngayon dahil siguro nga sa kahirapan nagbuo na sila ng association, no? Yun ang nakikita kong indikasyon na talagang nawawala na sila ng fishing ground. Yung sa area na yan, Scarborough. Oh. But kapag nilawakan pa natin yung mismo sa South China Sea, no? Which is, kumbaga, hindi lang naman ang Pilipinas ang may claim. Even the other countries, no? Vietnam, Brunei, Malaysia. So, gaano ba ka-importante itong South China Sea sa maritime trade? Sa maritime trade po, malaki po ang kahalagahan niya, no? Hindi ko lang maalala ngayon, pero ilang bilyong tonelada po talaga ng trade ang nagdadaan dyan. Mga 40 to 60% yata ng international trade dyan po nagdadaan. At yung flow ng resources dyan, yung mga, ng goods rather, ay napakahalaga lalo na sa mga bansa ng Japan, ng Korea, Australia. India, dyan po kasi talaga nagiging parang crossroads po yan, no? Between Indian Ocean at Pacific Ocean. Kaya ang dami po talaga na nagdadaan dyan. Dito naman po sa ASEAN region, dahil po marami po nga nakapaligid sa kanyang mga smaller ASEAN states, no? Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei. Lahat po sila mayroong malaking stake dyan kasi sa kanila dapat yung natural resources ng kanilang mga exclusive economic zone at continental shelf. So hindi lang po pangisdaan, kundi pati yung mga minerals and petroleum resources ng karagatan sa kanila dapat, no? Pero ang nangyayari nga ngayon ay hindi man lang nila makuha, ma-explore at ma-explore ng maayos kasi nga itong China ay inaagaw sa kanila yung mga resources na yon. Captain Ibarra, madalas ka bang napapadaan dyan sa South China Sea? Ano bang una mo? Or marami bang mga vessels talaga dyan, international vessels na dumadaan? Marami. Dahil marami, hindi lang ako nung time na dumaan ako, tunguli ko nga, naka-300 din ako, hindi nasa salubon din ako. So hindi ko din alam kung itinataboy sila o ano. So yung sa side ko lang kasi ang naibahagi ko. Pero daanan din lahat yan. Eh. So napakaraming dumadaan dyan dahil ika nga, isa yan sa daanan ng mga international vessel.
Ito kasi yung gusto nating maipaliwanag mabuti, no? At maliwanagan. Itong issue na to, like yan, South China Sea, nandyan yung mga yung pagdaan ng iba't ibang vessels, iba galing pa ng Europa, iba't ibang parte ng mundo. So hindi ito issue lang ng Pilipinas, ng Vietnam, ng ano, no, ng China. Kasi ang logistics natin, ang supply chain, paano kapag nagkaroon ng sigalot dyan na, which is hindi, ayaw naman natin talaga mangyari. Kaya hanggat maaari, talagang diplomatic ang ginagawa natin, di ba, Attorney? Paano ba, ano bang sa tingin mo, paano ba ma-resolve, kaya pa ba ma-solvahin ito no, as a diplomasya? Well, syempre po, we have no choice but to try to resolve it diplomatically. Kasi nga, peaceful means of dispute settlement dapat ang pinapalakas natin, pinapaiting natin, no? At hindi yung puwersa. Kasi kung puwersa ang kung papayagan natin na masettle ang mga disputes through force lamang, eh di parang bumalik tayo sa old times na kahit konting problema lang, gigirahin ka na ng isang bansa, no? At maraming namamatay, maraming sira, at kamalasan ang dinudulot po niyan. Kaya dapat po peaceful talaga yung means of resolution. Yung mga maliit pong mga bansa tulad natin, umaasa po tayo doon, lalo na dahil gusto natin masettle itong mga issues na to ng sangayon sa batas, no? Kaya po tayo laging inuuna po natin yung international law, no? Unfortunately, yun nga, no? Tayo mga maliit na bansa, umaasa tayo sa batas, pero itong China ay pinipilit yung kanyang sarili lang na posisyon, no? Hindi siya sumusunod sa batas. Gusto niya siya yung magsabi kung anong batas, no? At binaback up po niya ito ng kanyang puwersa. So hindi po tama 'yon. Kasi pag ganyan po sa kinabukasan, eh kung saan-saan na lang tayo pupulutin siguro. At yung mga malalakas na bansa lamang ang magdesisyon kung ano mangyayari sa atin kung ganoon. Captain Ibarra, sa experience mo, may mga nakikita ka bang Coast Guard natin o Navy, no, habang, kasi yung ibang countries parang kahit pa paano nababantayan naman nila, no, yung area nila. Sa atin ba, kumusta? Doon sa nabanggit ko nung pagdaan ko, yun nga, dahil isa din niya akong reservist sa Navy, sasabihin ko, totoo na wala akong nakita ng mga time na yon, o baka hindi ko natsimpuhan lang yung pagpapatrolya nila. Pero marami akong experience na actually nakasaksi din ako na yung mismong Japanese at saka China ay para din yung nagirian. Unang ko yun dahil ako ay tinatawagan din dahil din sa dispute. So pero ang tumatawag sa akin Chinese. So akala ko Chinese Coast Guard lang pala yun. Yung pala ay Japanese Coast Guard nung huli nung lumapit kami. Yung sila pala nag-gigirian sa aking term. So, plus, ang maganda din sa mga nadaan ako, gaya sa Korea, yung nabanggit ko sa iyo, napakaraming fishing boat dyan sa China dahil papunta kami ng Lungko. So, yung una kong kasindaan, nakadikit ako dyan sa China kasi pupunta ko ng China. Kaso, nahirapan talaga ako na mag-navigate dahil sa dami nila, sila pa mag-uuto sa iyo ng kurso mong gagawin kasi nakaplantilya na yung kanilang mga nets. So, pero siyempre, titingnan mo din yung sitwasyon. Pero time to time talaga, kami na sumusunod dito sa mga fishing boat na rin para iwasan sila. Kaya sinabihan ko nga yung aking mga official na hindi bali tayong madelay, wala tayong magagawa, importante ay safety. Pero napansin ko rin, nung ako'y dumikit na dito sa parting Korea, na kailangan lang ako mag-report sa Korean Coast Guard, ang ganda ng mga fishing boat ng Chinese, nakahilere lang na properly kasi hindi sila makatawid ngayon dito sa Korea kasi may Korean Coast Guard. So, doon ako dumidikit ngayon sa Korea. Kaya lang napansin ko rin na nung wala na yung Korean Coast Guard, mga 7 miles sila sa Korea, andyan na naman yung mga Chinese fishing vessel dahil walang nagbabantay. So, parang ang dating sa akin, kung hindi natin babantayan ang ating teritoryo, ay talagang kukunin nila. Kasi na-experience ko personally din, kahit sa ibang bansa, patuloy din silang, dahil sa dami siguro nilang fishing boat, naubos na yung kanilang resources, pumupunta na sila sa ibang lugar. Yun ang parang personal kong opinion. Ay, ibig sabihin, kapag at saka China Coast Guard yan? Yes, sir. Ay, may
Chinese Coast Guard eh, yung ito ko sa yes, sir. Yung meron parang sa atin na tulad, merong mga blue. Meron tumatawag yung Chinese Coast Guard. Ano yan, nagigirean? Including master, over. 22 right. Negative, 2-0, 2-0, including master. And what is your gross tonnage? Gross tonnage is 3.4508. Sama lang sila, naghilera. Hindi katulad yung nangyari sa amin na pag dumakad doon sa malapit sa isla ng China, medyo mahirap-hirap mag-navigasyon. Dahil nga, sa ngayon, ginagwadhan ng Korean Coast Guard yung teritory nila. So, yung mga Chinese fishing boats ay hindi rin makapamisdan. So, ito yung mga Chinese fishing boat nasa Korea, malapit sa Korea na isla, mga 7 miles lang, pero ganito sila karami. So siksikan na naman sila, nagkataong walang Korean Coast Guard ngayon dito. Kaya yan, iwas muna kami lagi. Pero pag yung dinaanan namin kanina, may Korean
vessel, maluwag-luwag. Nagkalat na ulit sila. So, sa buong mundo, pinakamaraming nagkalat talaga, mga Chinese fishing boats. Naalala ko, Cap, yung sabi, di ba, nagkaroon ka ng encounter nga sa Chinese Coast Guard. Nung nasa area ka ba ng China, wala bang ano, medyo, baka nakatimbre ka na doon? Actually, yung unang-una ko, di siyempre, kinabahan na sa interview ko. Tapos ngayon, siyempre, may encounter ako, nakipagsagutan uli ako, hindi ko na alam yung video na nga. Eh, siguro, wala naman dahil okay naman ako, nakapag-diskarga, nakaalis, at saka sumusunod naman tayo bilang isang professional, maritime professional, sumusunod tayo sa batas. So, sa tingin ko, kahit sila ay pumunta doon sa barko ko, siyempre, gaya ng may mga PAC, pwede silang, kung higpitan ako, higpitan nila ako, pero ang alam ko, basta ready yung barko ko, ika nga, hindi naman basta din ako ma-down kasi may sabi nga ni attorney, may batas naman yan. Pero siyempre, ika nga, pwede kang gawa ng ano. Pero sa awa naman ng Diyos, siyempre, tama naman yung ating ginagawa. Tsaka wala man tayong nilalabag na batas sa karagatan, sa puerto nila. Nire-respeto natin sila na pag, ika nga, alam mo naman ng mga Pilipino, pagka sumampas sa mga authorities, siyempre, prepare ka lang. Wala mang problema. So, ibig sabihin, kahit medyo na, hindi naman siguro ako parang military na nakatimbring. Ayan, yun yung nananagot. Kasi nakailang balik naman ako sa China. So far, okay naman. Attorney, anything more you'd like to emphasize? Well, siguro ano lang, no? Gusto ko lang din sabihin siguro sa mga tao, mabuti po na inaalam nyo to, na pagsalamat po ako nanonood kayo sa mga ganitong klaseng programa. Kailangan po talaga maging maalam ng Pilipino, no? Isa pong dahilan kung bakit tayo parang natitake advantage of, no? Parang nababawasan lagi yung ating mga lugar, no? Ay hindi dahil wala tayong basihan, kundi talagang tayo kasi yung umaatras, no? Ayun ang problema nakikita ko. At yung kabila, masyado rin nagiging mga has, no? Pag dun sa kanyang mga moves. Ngayon po, ang nangyayari sa South China Sea, ang inuuna nila talagang mga hakbang ay laging yung mga fishermen nila, mga, kumbaga mga civilian ang pinopronta nila, no? Kasunod na dyan yung, tapos susunod dyan yung mga Coast Guard at hinuhuli nila yung mga military, yung Navy, no? Pero lahat po yan coordinated, no? Kaya tayo naman, parang naiisahan tayo dahil na ginagamit nila itong mga civilian nila para makamtam na yung ating mga lugar dyan sa West Philippine Sea. Ngayon po, napakarami po nilang mga mangisda na parang walang kakundangan, nangingisda po sa ating exclusive economic zone, kinukuha po yung ating mga resources. Pag hindi po tayo nag-pushback dyan, pag hindi tayo nanindigan sa ating mga karapatan, ay wala pong matitira sa ating mga anak at apo, no? Mauubos po talaga yan dahil alam naman natin napakalaki ng China at napakalaki ng kanyang pangangailangan sa resources, no? At tapos napaka insecure niya in a way, no? Kaya kailangan niyang i-secure ang sarili niya by taking, no, itong South China Sea, no? Tayo tuloy yung tayo yung nadidihado dahil sa kanyang pangangailangan ng resources at ng security. So dahil po dito, dapat talaga natin alamin at subaybayan kung anong mga pangyayari at suportahan natin ang gobyerno kung siya ay nanginindigan sa karapatan ng mga Pilipino. Kasi yun po talaga ang ating tungkulin bilang mga citizen, no? Kailangan pong proteksyonan natin yung atin ayon naman kasi sa batas. So yun po na, yun po siguro yung ang sabi. Okay, Ibarra? Okay. Sa akin, yun lang bilang isang Pilipino, sinabi ni attorney, dapat nating ipaglaban yung ating karapatan, maging tayo mapagbantay sa mga nangyayari at suportahan na ang ating pamahalaan kung talagang ipapatuloy ang pagprotekta sa ating mga mamamayang Pilipino, sa katulad kong mga marino na naglalayag din, international man yan o Philippine flag na vessel, siyempre hangad ko rin na maprotektuhan kasi mostly kasi international, kaya nga
dahil nga minsan nabanggit, dahil hindi naman daw Philippine flag, so minsan hindi masyado kaming concern. So, minsan na, masakit din sa kalooban ko bilang Pilipino yung narinig ko ng time na naharas ako. Pero ang sa akin lang, kay international yan, kay Philippine flag, lalo na kami, karamihan na namamantong ako yung Pilipino, siyempre, nire-request ko rin na masuportahan kami ng, sa ganitong mga sitwasyon. Pero bilang Pilipino rin, sana tayo sama-sama na manindigan para sa ating bayan, para sa ating teritoryo. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po, Attorney and Captain Ibarra. Attorney J. Batong Bakal, UP Professor and Director, Institute for Maritime and Law of the Sea. And Captain Manolo Ibarra, a seasoned Master Mariner.